Itong si Angel Locsin ay napanood ko kanina sa isang news sa television. At siya po ay nababahala na sa seguridad ng kanyang buhay, ha? At ng kanyang pamilya. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na dun sa mga pamilya niya. Dahil po dito sa tinatawag na red tagging, o yung ikaw ay pinararatangan na komunista. Ngayon, ang dami ng komunista na sinasabi nila. Si Yorme Isko, sinasabi nilang komunista na rin daw. Alam nyo, mga kaibigan, tama yung sinasabi ni Kwan, ni Angel Locsin. Nalalagay sila ngayon sa ang kanilang buhay sa panganib. Dahil po dito sa sinasabing ito ni General Parlade. Sipin ninyo, general yang nagsasalita na yan. Bakit hindi mababahala ang isang katulad po ni Angel Locsin? At ito ay pwedeng mangyari sa kanino man. Ha? Alam nyo, ang napapansin natin dito, kasi sila Angel Locsin, Catriona Gray, at yung mga celebrity, gaya ng nasabi na natin sa nakaraan nating programa, itong mga taong ito, may impluensya yan. Kasi, ano sila eh, mga celebrity na maraming humahanga dyan. Ganyan naman talaga ang mga tagahanga, ano po. Mas pinaniniwalaan nila talaga, o lubos ang paniwala nila sa mga tao na kanilang hinahangaan. At hindi lamang yan nangyayari sa showbiz, kundi pati sa politika ngayon ganyan. Ang attitude ng mga tao ngayon, mga kaibigan, ay humanga ng lubusan. Ganap, drag pump, ano eh. Mabuti pa sa mga iniidolo nilang politiko, eh talagang kahit na mali yan, mga kaibigan, eh lahat ng baho niyan lalanghapin para masabing tama ang ginagawa ng mga politiko na kanilang hinahangaan. Yan ang nangyari sa Pilipinas ngayon, mga kaibigan. Ngayon, dito sa kalagayan itong mga pinararatangan na iniuugnay sa mga komunista. Unang-una nga eh bakit sa China wala kayong sinasabi? Di ba? Ang ginagawa ng China, mga kaibigan, ay ano na, invasion, pagsalakay na. Ang katunayan, hindi lamang yung mga teritoryo natin na inaangkin nila, ang kanilang inagaw sa atin. Kung hindi, pati ang seguridad ng Pilipinas ay halos isuko na, ng ating Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Pero pagdating dito sa mga celebrity, ay kanilang napakalupit ng kanilang pakikitungo, mga kaibigan. Yung ba ay, ano ba talaga ang dahilan? Dahil ba itong mga ito ay totoong mga may kaugnayan sa MPA? Kung tayo tatanungin, wala, di ba? Wala naman eh. Yung mga kuha daw na litrato ni Angel Locsin na pinalalabas nila sa publiko, dati na yun, sabi ni Angel Locsin. Ako nga naglabas nun eh. Di ba? Ngayon, tumutulong siya. Di ba itong si Angel Locsin eh? Ang laki na siguro ng nagastang pera nito. Sarili niyang pera. Hindi niya ninakaw. Pinagpaguran niyang pera. Mula sa kanyang paghahanap buhay, alam natin eh, marami nang nagawang tulong ito eh, tuwing may kalamidad na dumarating,
eh nagpupunta yan sa mga lugar na malalayo, ha? Katunayan nga, sabi niya, yung mga litratong pinalabas niyo, may kasama kami diyan, mayor, kasama namin. At kasama kami, may kasama kaming mga militar. Siyempre, escortan. Ito nga, makwento ko sa inyo yung isang beses eh, nagdala kami ng show dyan eh. Kasi napakiusapan tayo ng isang kaibigan nating congressman nung araw. Parang tatay na natin yun kasi kaya kilala kami nun eh. Kaya akong kinausap niya para magdala ng show dyan sa Quirino Province. Di ba? At yung sa request ng isang gobernador, yung governor ng dating governor ng Quirino Province, nakakilala din natin. Nagdala kami ng show doon. Alam ba ninyo? Doon sa venue, doon sa municipality, ang pangalan noon nagtipunan sa Quirino, dulo ng Quirino 'yun. At doon mo makikita yung bunganga ng Cagayan River. Nandun yung bunganga ng ano eh, ng Cagayan River eh. Ang ganda ron, mga kaibigan. Napakagandang lugar. Kaya lang, napakahirap puntahan. Dahil, hindi namang kalayuan yun sa Quirino proper, pero, napakatagal ng biyahe. Abutin ka ng 2-3 oras ang biyahe mo. Dahil, rough road yun. Tawag nga nila doon eh, Malboro Country daw, mga kaibigan. Ngayon, nung meron ng, nung dumating na kami dun sa venue, maaga para mag-set up ng mga instrumento, siyempre akong nagbabantay para i-supervise sila o i-assist sila, di ba? Tapos, makikipag-ugnayan naman tayo dun sa mga LGU na nag-imbita sa atin dun. Yan pa nga dinala ko, yung swapang na si Freddy Aguilar. Oh, mga kaibigan, nando mga tangke ng militar. Ha? Mga military nasa backstage. Yung mismong likod ng stage, mga kaibigan, meron mga tangke doon. Mga uniformadong ano, Armed Forces of the Philippines. Ha? Pagkatapos, ang nanonood, MPA. Maalis mo ba yon? Ano yung maiwasan mo? Eh, hindi naman talaga. Halimbawa, ang ibig ko sabihin, yung kasiyahan na yon, eh, hindi mamimili ng tao. Eh bakit doon magkasama yung military, andun din yung MPA? Mahalata mo naman eh. Di ba? O pero hindi naman sila nagbabanatan doon. Kasi nga, hindi yun sitwasyon para sila magbarilan, magpatayan. Di ba? Katulad din nung ginagawa ni Angel Luxin, hindi ka pwedeng makapamili ng tao na manonood sa'yo o lalapit sa'yo. Hindi ba? Pagkatapos dahil lang doon sa litratong yun, eh pararatangan ka na. Na ikaw eh, supporter ka raw ng komunista. Eh kayo nga, supporter ng komunista eh. Nilagay nyo pa nga yung installation ng China dyan sa Camp Aguinaldo eh. Pinayagan nyo pa nga eh. Bakit doon wala ka, hindi mo kinokontra yun? Hindi ba ang China ang komunista? Oh, mga kaibigan, ngayon, alam nyo, may pakay yan. Pati si Isko Moreno ngayon, inilalabas ngayon itong mga, siyempre, itong si Isko Moreno, eh pinatanggal niya yung mga tarpuli naman dyan sa Maynila na pinakabit nitong si Parlade o ng Armed Forces of the Philippines na persona nung grata raw. Ang mga, eh ko kung ano yung nakalagay doon, MPA ba o komunista? Eh, persona ng grata pala, ba't di nyo palayasin yung mga inchik dito? Ha? Na nagtatrabaho sa Pogo. Hindi ba? Ba't di nyo palayasin yung mga inchik na natuklasan dito
May mga ID pa ng People's Liberation Army ng China. Ba't di nyo pinapalayas yan? Oh, ngayon, ano sabi nila? Ito raw si Isko, supporter ng MPA. Tingnan ninyo mga katarantaduhan pag-iisip ha. Mga kaibigan, si Isko magiging supporter ng MPA? Paano nangyari yun? Dahil pinatanggal niya? Hindi, pati daw yung si ano, si sino ba yun yung babaeng naging DSWD na itinalaga ni Pangulong Digong nyo? Ha? Ang pangalan nun, yun leftist yun eh. Yun pala ngayon ang namumuno dyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na itinalaga ni Isko Moreno. Eh kung masama yun, eh bakit tinalaga ni Presidente Duterte yun? Diba? Later on, tinanggal lang. Oh, mga kaibigan. At nakita naman ninyo, diba, ang daming video na kumakalat. No, si Presidente mismo sumisigaw, mabuhay ang MPA. Oh, ngayon, ano nilalabas? Kasi nga, maraming nagagalit din kay Isko dahil alam nila, identify dito kay Presidente Digong nyo, di ba? Supporter ng pamilya niya yan eh. Kaya nga yan si Isko, bago yan tumakbong alkalde, itinalaga muna yan na undersecretary ng DSWD. Di ba? Tinalaga siya dyan. Undersecretary muna siya. Ngayon, alam niyo naman si Isko, mahilig. Ewan ko kung anong talent ang nalalaman niya sa sarili niya na meron siyang kakayahan sa negotiation. Eh samantalang yung negotiation sa Quirino Grandstand, nagkagulo yun dahil sa kanya. Di ba? Pumapil siya dun eh. Pero, hindi ho ibig sabihin, eh komunista siya. Hindi ako naniniwala. Ang komunista, ano yan eh? Sabi ko nga sa inyo eh, dapat hindi magnanakaw yan, di ba? Hindi yan mahilig sa pera. Yan ang komunista dapat. Pero, alam naman natin, nung panahon ni Presidente Cory, may mga na-appoint din na komunista eh. Pag wala na sila, pagka na-appoint na sila sa pwesto, nagiging kawatiste. Mas matindi pang magnakaw kaysa sa hindi leftist eh. Leftist, di ba? Kaliwa. O, mas malupit pala magnakaw yung kaliwa kaysa sa kanan. Ano ang punto natin dito? Kasi si Yorme, pinalalabas din nila yung mga litrato ngayon. Ang kasama si Joma Sison, si Halandoni, mga NDF, di ba? National Democratic Front. Oh. Eh yung litrato na yun, sa pagkakatanda ko nga, nung itinalaga yan si Yorme na undersecretary ng DSWD, sumama yan eh, doon sa Akwan, sa negotiating panel, sa The Netherlands, mga kaibigan. Ewan ko kung anong capacity niya ron. Anong expertise niya sa negotiation? Eh bakit noon hindi kayo nagreklamo? Hindi ba? O bakit ngayon nilalabas niyo yung litrato ni Isko Moreno? Eh si Isko Moreno, hindi ako naniniwala magiging komunista yan. Alam niyo ang klase ng tao na hindi magiging komunista, katulad yung sinasabi niyo, si Angel Locsin. Ang gaganda niyan. Bakit mamumundok yan? Sip mo sa bundok, di ka na maghuhugas doon. Di ka na magsisipilyo roon. Di ba? Eh ba't yan sasama roon? Si Catriona Greg, sasama ba yan doon? Di na siya magsisipilyo? Hindi na siya maghuhugas? Ba, pati si Liza Soberano. Isipin ninyong gaganda niyan. Kaya sabi ko nga, itong ginagawa ni General Parlade, tulungan pa siya ng mga general, lalong dadami komunista. Kayo kumakampanye. Kayo nagpaparami. Ganyan ba ang dapat na maging pakikitungo, pati yung mga kabataan? Ha?
Pinagmamalaki nyo pa, parang pinananakot pa kay Angel Luxem, baka matulad ka rin. Ang kailangan dyan, orientation. Hindi ba? Ano ba ang naging dahilan para sila maakit nung paniwala na yun? Oh, hindi ba? Ang naging dahilan kaya sila naakit sa ganyang paniwala ay sapagkat nadudoktrinahan sila eh. Di ba? May doktrina yan eh, mga kaibigan eh. Eh, nung panahon ni Marcos, ha, ito, natatandaan ko, yung Civil Relations Service, CRS ng Armed Forces of the Philippines, ang dating namuno dyan, sa panahon ni dating Pangulong Marcos, si General De Leon, natatandaan ko yun eh. Tapos, meron siyang deputy. Ang kanyang deputy ay si Colonel Carlos F. Malana. Bakit ko alam? Kaibigan ng tatay ko yun. Kaklase yun ng tatay ko sa Ateneo de Cagayan nung sila'y mga bata. Ngayon, itong si General Carlos Malana eventually, eh, naging general ito. Ha? Hindi naman o sa pagmamayabang. Eh, dahil po sa tulong din na nagawa ng tatay ko. Dahil ang tatay ko, journalist eh. Broadcaster journalist. Oh. Eh, lagi siyang na ipopromote sa pamagitan ng media ng tatay ko. Diba? Ito si General Carlos F. Malana. Kaya nung ito ay sabitan ni Marcos ng Estrella. Ha? Nung siya ay sasabitan ng Estrella sa balikat bilang Brigadier General. Alam ba ninyo, tatlo lang kaming isinama niya na civilian. Kasi ang mga nando doon sa Malacanang, ang magsasabi si Marcos eh, inimbitan niya kami dahil kaibigan niya kami. Tinutulungan namin yan eh. Sa mga programa namin sa radyo. Kayo maniniwa, ang programa ho namin noon, tatlo. Ako ang umuupo noong nag-uumpisa ako. Tatlong himpilan. Magkakahiwalay na programa. Sa isang himpilan, umaga. Sa isang himpilan, gabi. At merong isang himpilan tuwing Linggo. O ngayon, napunta kami ng Malacanang sa invitation sa amin ni General Carlos F. Malana. Ha? Yan si Carl, si General Malana, eh ko, namatay na siguro eh. Wala na akong balita eh. Yan o, taga Cagayan yan. Cagayan Valley, si General Malana. Nung siya ay nasa CRS, kaya ho namin tinulungan yan para mag-promote ng isang kampanya. Ha? Yung tinatawag na Filipino ideology. Yun o, mga kaibigan. Dito sa Filipino ideology, natatandaan ko pa na ano rito, walang politika. Ipinopromote yung culture ng mga Pilipino para matanim sa ating mga puso, sa ating mga isip, yung ating pagiging Pilipino. Yun ang purpose nun, mga kaibigan. At yun ay project yun ni General Carlos F. Malana. Ito ah, nung yan si General Malana, total na ikukwento ko na rin lang. Kukwento ko sa inyo pangyayari. Nung yan naging, nung sasabitan ng Estrella sa balikat. During that time, si General Bear ay on leave. Ha? Si General Bear noon ay on leave dahil po sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr.
under the principle of command responsibility. Yun ang ikinakaso sa kanila. Magmula doon sa mga pumatay na sinasabi raw pumatay. Pero later on, ano na yan? Diyos na lang ang nakakaalam yan. Ngayon, nung sasabitan siya, nandun kami sa Malacanang. Gabi, mga kaibigan. Doon ko nakita unang-una ng malapitan si Marcos. Si Marcos noon, hirap nang maglakad. Kinakaladkad na yung isa niyang paa, yung kanang paa. At saka, namamagana yung muka, yung mata niya, yung nagluluha, nagmumuta ang mata niya. Pero, ang utak ni Marcos, very sharp. Kahit na nung bago siya mamatay, di ba? Very sharp pa rin ang utak ni Marcos. Humina ang katawan, pero ang kanyang utak ay intact. Kinukwento ko lang sa inyo ang pangyayari. Ha? So, dahil nga sa naiambag naming tulong dyan sa general na yan, kay General Malana, inimbitan niya kami roon. Alam ba ninyo, nung gabing yun, ito ngayon ko lang maikukwento, o naikwento ko man ito, matagal na. Siguro, marami sa inyo ang hindi na inabot yun. Ito, nung si General Malana nasa ado kami sa Malacanang, naghihintay kami ng schedule. Wala namang ibang naka-schedule nung gabing yung kundi si General Malana. Siguro, si Marcos ay may ginagawa. Ngayon, habang kami nagkukwentuhang nakatayo, may mga umiikot na kwan yung tinapay na maliliit, ha, sandwich. Yeah, sila Rudy Puti ang nando doon. Ha, si Rudy Felicidario. Sila mga waiter doon. Kapatid diyan nung sheriff na si Toti, Katoti Felicidario. Ang tatay nila matagal na nagtrabaho sa Malacanang. Ilang presidente o kung tatlo o apat na presidente bago kay Marcos. Ha? Nagtrabaho doon sa Malacanang. Ngayon, nung bago mag-umpisa ang seremonya, meron lumapit na security ng Malacanang kay General Malana at binulungan siya. Pagkatapos siyang bulungan, lumapit sa amin si General Malana, sabi, sandali lang ha, iwanan ko muna kayo, tawag ako ni General Bear. Nando doon si General Bear, pero hindi lumabas. Kasi nga, on leave si General Bear that time. Ngayon, kinukwento ko na, sinasamantala ko lang ang pagkakataon na alam ko ang pinag-uusapan natin yung kumukomunistang red tagging na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ngayon. Ngayon tinawag siya. Paglabas niya, kasunod na lumalabas si Presidente Marcos at kami ay pinapunta na doon sa parang, kung yun yung Heroes Hall. Ha? Kasi nakapanumpa na rin ako dyan sa Heroes Hall na yan, nakaraang administrasyon, bilang isa sa officer ng samahan sa media, no. Ngayon, nung kakabitan na ng medalya, puro general lang nando na. Ito, kukwento ko sa inyo. Bigla na lang dumating doon si General Fidel Ramos, ang Vice Chief of Staff at Acting Chief of Staff that time. Mga kaibigan, ang kasama niya ay si General Eduardo Ermita. Ha? Ngayon, nung tapos nang sabitan si General Carlos Malana, at saka lang sila nakita ni Presidente Marcos. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko ang exact words na binanggit ni Marcos. Pagkatapos sabitan, magpapakuha ng mga litrato yung mga general eh.
Ha? Katabi siyempre yung sinabita ng Estrella. Alam niyo, bago mag-picture taking, nakita ni Marcos si ano ron? Si dating presidente at General Fidel Ramos. Ang sabi ni Presidente Marcos, "Oh, Eddie," sabi niyang ganon, "ha? I'm sorry, I was not able to inform you earlier about this." Eddie, ako nun, walang muwang, wala pang muwang dahil bago lang tayo nun sa media, hindi tayo palabasan ng ganyan eh. Diba? Pero pagbaba namin, nung kami paalis na, sabi ng tatay ko, napansin nyo ba? Yung sinabi ni Presidente Marcos, ibig sabihin eh, hindi na sila in good terms ni General Ramos. Ang ibig sabihin, yung pagkakatalaga at promotion nitong si General Malana ay hindi dumaan kay General Ramos kahit siya ang acting chief of staff that time. Kung hindi ang tumulong para sa promotion ni General Malana, eh walang iba kung hindi si General Fabian Ber. Mga kaibigan. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa 2022, sa palagay ninyo, sino pagpipilian ninyong kandidato? Kung ang utak natin eh, may dilawan, may ganito, may ganito. Sabi ko nga, ang pagpili ng mamumuno sa gobyerno, dapat hindi sa partido. Isang tabi mo kung anong partido siya. Dahil pagka namamartido ka, hindi ka nga makakapili ng tamang kandidato. Kasi tinitignan mo yung partido eh. Diba? Hanggang doon na lang ba tayo sa partido? Hindi ba pwede na ang pipiliin nating mga maluklok sa pwesto eh yung pong hindi na po manggagaling sa dilawan, hindi na manggagaling sa mga Marcos, sa mga Aquino? Hindi ba pwede yun? Ano, ito ba habang panahon hanggang magunaw ang mundo? Iikot na lang ang mundo, ha? Sa pagpili ng kandidato. Kung hindi sa Marcos, sa Duterte, tingin niyo si Duterte, si Pangulong Digong nyo, ine-exploit yung dalawang partido. Hindi niyo ba alam? Pinagsasabong kayo. Pinaniniwala kayo. Ito masama. Kunyari ito, kakampi. Pero ang hindi niyo alam, ang talagang sinusulong niyan, yung interest niya rin. Kaya yan sila Angel Locsin, dahil makakapipinsala sila, sinisiraan na sila, iniismir. Mga kaibigan, tinatakot. Ha? Yan ang ginagawa ngayon. Bakit? Eh, masama ang layunin eh. Tapos yung masamang layunin, binibihisan ng kunyari ay mabuting hangarin. Hindi mo ba? Talagang pagpili ng dapat nating iboto, eh wala namang iba kung hindi yung ano eh. Yung ibatay natin sa kwan eh. Sa, anong tawag nito? Track record. Kung ano ang track record ng dapat nating iboto, mga kaibigan. Yun doon tayo dapat mag-concentrate. Kaya pagka hindi tayo nagbase ron, yun at yun din ang mangyayari sa atin.
Pagka ang naupo, dilawan na naman. Makikinabang na naman, dilawan din. Pagka nakaupo na sila at nakikinabang na yung dilawan, masama lahat ulit yung iba. Hindi ba pwedeng maging united ang Pilipino pagdating sa pagpili ng iboboto? Hindi ba tayo pwedeng matuto? Napipili tayo kung ano yung makabubuti sa lahat? Hindi na matatapos yan eh. Kailan natin tutuldukan yung issue ng Marcos, yung issue ng Aquino? Nagiging ipokrito kayong lahat na ganun ang paniwala. Kunyari, galit kayo sa magnanakaw, galit kayo kay Marcos, pero bakit hindi kayo galit kay Erap? Yan ang masama eh. Pagkagalit ka sa pagnanakaw, kay sino yung magnanakaw na yan? Dapat galit ka dyan. Di ba? Kasi kalaban yan ng interes ng mga mamamayan. Oh, hindi yung pwedeng mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Di ba? Pagka paborito mo yung magnanakaw, okay sa'yo. Kahit magnakaw. Kalimutan natin yan. Oh, eh ano ka, dilawang ka eh, kasi pinagtatanggol mo si Vice President Lenny Robredo. Ba, hindi si Lenny Robredo pinagtatanggol ko. Yung tama, yung katotohanan ang pinagtatanggol ko. Bakit? Hindi ba ang katotohanan siya ang nakaupong Vice President? Masama bang sabihin na siya ang duly constituted, elected, duly elected Vice President? Eh siya yung pinroklama eh. Hindi ba? Eh di siya yung Vice President, bakit mo sasabihin si Bongbong ang presidente? Kung si Bongbong yung Vice President ngayon at ganyan din ang ginagawa sa kanya, eh ganun din ang sasabihin ko. Sapagkat nandoon tayo sa kung ano yung tama. Sabi ko nga, yung tama, talagang tama yun. Kahit kailan tama yun. Yung mali, kahit kailan mali yun. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago ang katotohanan. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun po yun eh. Ha? Sana maging maliwanag sa inyo. Baka ang akala nung iba, como pinagtatanggol natin ang pinag si Vice President Lenny Robredo, eh dilawan ako. Hindi ho. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami magagalit sa akin yung sa dilawan naman. Kasi, yung dating presidente si Marcos, sarili kong paniwala yun. Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin. May sarili kayong paniwala. Eh. Pero pagdating sa kunta, boboto tayo, sino ang dapat nating iboto? Dito ba tayo mamimili na lang? Hanggang kailan natin gagawin yun? Hindi natin tinutulungan ang bansa natin na magkaisa. Kung ako sa inyo, kung may imposible lang kasing mangyari dahil sa ugali na ng tao ngayon eh. Alin, kung may kandidato na hindi identified sa mga Marcos, hindi identified sa mga Aquino, at hindi rin identified dito kay Presidente Digong nyo, hindi ako pipili dyan. Kung meron lamang, at sana meron. At kung meron man eh, may kakayahan ba yun? Hindi rin iboboto eh. Yun ang malaking problema ng Pilipinas eh. Ha? At yung katangahan na yan, lumalaganap yan hanggang sa Amerika ngayon eh. Diba? Hindi na rin tumitingin sa track record eh. Parti-partido na rin, mga kaibigan. Oh, dapat tayong mga Pilipino, sa tagal, eh natuto na tayo sa kasaysayan. Diba? Ba't si Jose Rizal ba may partido? Si Andres Bonifacio ba may partido?
Oh, eh, ang sumira sa mga bayani natin, yung partido rin eh. Yan ang nakasira eh. Mga kaibigan eh. Oh, yung mga politiko rin eh. Walang partido pagdating sa pagmamahal mo sa bayan. Eh kung mahal mo ang bansa mo, bakit ka mamamartido? Eh di ang titignan ko yung kakayahan ng isang tao na mamumuno. Dapat ang mamumuno ay hindi divisive. Ha? Kung ang isang mamumuno hindi divisive, hindi siya nanggaling sa, kahit pa siya nanggaling dyan eh, eh kung matino na siya, di ba? Eh pag ako, panahon ko, walang dilawan-dilawan sa akin, walang Marcos-Marcos sa akin, walang Duterte-Duterte sa akin. Di ba? Ang pairali natin, batas. Paanong iiral yung batas kung ganun tayo? Di ba? Kaya hindi ma, hindi ko ni, sinisisi natin, madalas, walang katarungan, totoo yun. Bakit nangyayari yun? Kasi namamartido. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ang dapat natin pa rin pairalin bilang basihan ng ating pagpili ay yung kakayahan. Lalo-lalo na napakahirap nang humanap ngayon ng mga taong kamukha nila Justice Carpio na meron pong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang mamamayan mo. Ha? Paano mong paniniwalaan tong administrasyong ito, mga kaibigan? Di ba? Eh lahat ng katraydoran ginawa sa sambayan ng Pilipino. Oh, eh turo nyo nga sa mga kababayan natin na naninirahan sa Amerika. Ituro nyo sa kanila kung saan sila pwede magpagawa ng Chinese passport para makauwi dito. Di ba? Kasi yung Chinese passport, walang requirement. Pasok ka lang. Oh, may BUA, meron pang retirement. Mga kaibigan, lintik na mga pribileyo, meron pa si Luxi na special lane. Oh, para sa mga inchik. Isipin niyo 'yan. Tapos Pilipino ka. Eh, nag-US citizen ka lang, di ka na makabalik kung wala kang visa. Eh, maswerteng incheck. Eh, ano yun? Di second class citizen ka na. Dito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay Pilipino. Kahit ano sabihin mo, ako, nag-citizen ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Bakit? Pumuti na ba kulay ko? Naging blonde na ba buo ko? Oh, dahil ako, nag-American citizen. Hindi, mababago mo ba yung dugo ko? Oh. Walang mababago sa iyo. Yung pribileyo lang sa pagiging American citizen ang nabago sa iyo. Pero sa dugo, ha? Pilipino ka pa rin. Sa kulay mo pa lang eh. Pilipino ka pa rin. Tapos pagkakait mo diyan na ano, na malayang makauwi ng bansa natin, tapos mga walang hiya pa yung mga konsul, tsaka mga embassy natin, niloloko yung mga tumatawag, kung pa, nagtatanong kung paanong requirements, pabago-bago, wala raw, walang islot, schedule, kung ano-ano, pinababalik-balik, nililito. Eh di mabuti pa eh. Ituro nyo na lang. Magpagawa kayo ng Chinese passport. Kasi katakot-takot ang package na pribileyo para sa mga inchik. Pwede kang mag-retirement. May pera ka lang. Eh magkano kita dyan?
Alam ba ninyo, 1 million ang bayaran dyan. Yung $50,000 mo, hindi bayad yun. May resibo yun. Ha? Sa yung pera yun, niririsibuhan yun. Ikaw ang gagastos nun. Pero yung under the table, yan palang retirement package na yan ng Department of Tourism tsaka ng PRA ng Philippine Retirement Administration ng sa ilalim ng Department of Tourism, 1 million. Hindi pa kasama dyan yung ano ha, investors visa. At saka yung ano ba yun? Meron pang isa eh. Mga kaibigan eh. Oh. Tapos Pilipino ka, hindi ka rin pwedeng pumasok dito. Kung US citizen ka at ang passport mo'y US passport. Kailangan meron kang Philippine passport. Oh. O kaya dual citizen ka. Meron kang Philippine passport. Anong katarantaduhan yan? Di ba, mga kaibigan? Diyan ba? Hindi pa ba tayo nagkakaintindihan dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, Commissioner Rey Leonardo Guerrero. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yung wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.